Pero sir, public let me just clarify. Because Congressman Teddy Bagilat, medyo mabigat din yung sinasabi niya. He feels betrayed daw by you. Tapos eh, why? Anong reaction niyo sa gano'n na ang dami-dami niyo na daw pinagsamahan, suddenly nandun na kayo sa Action Democratico. Iniwanan niyo yung LP. Alam mo, yun ang pinakamabigat sa nakikita ko. Para bang may franchise, may exclusive franchise sila kung ano yung mabuti para sa bayan. Kung ano yung iniisip nila para sa bayan, yun yung tama. Kaya kami nagiging ano eh, na-alienate kami. Kaya ang Liberal Party, di ba, talaga namang na-demo na ang tingin ng iba, we are holier than thou. Kung hindi katugma ng kaisipan namin, eh, either mali, para bang may exclusive franchise kami para magsabi kung sino yung tama at mali, kung sino yung good and evil. Congressman, I'll go back to Ami's question kanina. Yung banat sa inyo ni Teddy Bagila, talagang sakit na sakit siya. Ang sakit din ng banat sa inyo. Sabi niya, you sold your souls for 20 pieces of silver. But to be fair to Teddy Bagilat, kanina ang binalita ko sa Big Story, his message on Twitter was, "Oy, kalma lang tayong lahat, huwag tayong magbanatan." Is this going on both camps? Is both camps telling its soldiers na, teka muna, palamigin natin yung ulo on both sides. Is that, when you say that hindi nyo alam lahat na nangyayari, is that part of it? Oh, alam mo, sinagot ko naman si Teddy. Ewan ko nabasa mo yung sagot ko sa kanya. Sabi ko, nabasa niyo naman ito. Sa inyo yun, ha? Sinagot ko naman siya. Yun ang problema. Dahil hindi niya ako kilala. At parang yun ang problema namin. Holier than thou, pagkaiba na yung idea. Parang masama na. O nabayaran na. hindi niya ako kilala. Alam ko sa Liberal Party, ocho derecho, yung mga rallies, kami lang nikit, ilan lang kami mga Congress pulong sa Liberal Party. Ilan lang kami. Hindi gumagasta sa amin ng partido. Kami ang tumutulong sa partido.